napakaganda ng paliwanag ni Pangulong Duterte tungkol sa vaccine-vaccine na yan, ha? Hindi ko na lang maunawaan kung hindi pa yan maintindihan ng mga tao, lalo na yung mga oposisyon, ha? Ewan ko na lang, okay? Idol, pa-announce po. Sabi ni Jobber the Good Book, may event ako sa February... Oh, ay, taray. Advance ka, madam, ha? February 14, mag-subscribe po at magpa-entry sa akin YouTube to win 2 round-trip tickets, Manila, to... Ano yan? Ablas Island, accommodation of 4 nights. Pwede ba ako dyan? 4 days, breakfast and dinner, 1,000 pocket money. Sa inyong island na yan, madam. Sama ako dyan. February 14, ha? Punta kayo dyan, Jobber the Good Book. Channel ni Jobber the Good Book. Supportahan natin ng mga YouTuber na katulad ng mga yan, si Jobber the Good Book, si Noy P in Alaska. Yan, supportahan natin. Okay? Thank you very much, Jobber the Good Book. Oh, ito na. Pakinggan ninyo ang paliwanag ni Pangulong Duterte. Every negotiation, ibang agreement na naman yan, does not involve money. But one thing is certain, you cannot divulge the contract price agreed upon. Tapos isa, nagka-canvas lang yan. Ang akala siguro nitong mga, for lack of a better word, ayoko na lang magsalita. Bugok, bugok sir, sa pakisabi o bugok. Akala siguro nila yung kontrata sa Sinovac, kontrata sa Pfizer, o yan, sa Pfizer. Gusto ninyong Pfizer. Kayo mga senador, in Norway, 25 persons died after receiving Pfizer vaccination. Gusto ninyo, mag-order kami para sa inyo. Yan, gusto ninyo, paulit-ulit. Nandito sige na, Pangulong Duterte, pakibigyan, paki-order po yung mga senador ng Pfizer. Please! Sama mo na rin yung mga congressman at saka sama mo na rin si ano si Robredo, bigyan niyo ng vaccine yung libre. Mga tatlo ganun. Article ng Inquirer. Lahat kayo you apparently must believe kayo sa itong isa Senator Risa Ontiveros issued a similar call for the government to follow up Pfizer's EU on approval of the EU. Ngayon kung kami ang magsalita, kung magsalita kasi ano, siya na yung nagpo-post ng Sinovac. Actually, may isa sa inyo nagsabi na ano, ito ayaw kong pa off tangent na mga tirada na inyo. Eh bakit ba ito si Duterte sinovac ng sinovac? Hoy! Hoy! Kung sino ka man, ganito yan. Long before na pumutok to, tumawag na ako kay President Xi Jinping. Tapos sabi ko, wala kaming resources, we do not know how to make it. Please do not forget the Philippines, sabi na. But please remember that we will first vaccinate all of our citizens and they run into billions. At saka yung mga allied ano nila. Meron sa... Hindi nga magkasya. Kasi yung mga province under their control. Let alone di yung Tibet, inannex nila. Obligado sila dyan. Ganito po yan, mga hoy! Mga senador, hoy! Mga congresswoman, hoy! Mga congressman, hoy! Pakinig kayo, ha? Sabi ni Pangulong Duterte, bago pa itong mga to, nagsisimula pa lang ito, tinawagan na niya si Xi Jinping. Sabi niya, Shishi, Shishi. Shishi, ganun, sabi niya. Nakeso, kailangan namin ng tulong nyo. Alam mo, sa totoo lang ha, advance mag-isip si Pangulong Duterte kasi naisip niya kaagad na pagdating ng vaccine, magkakaagawan. Diba? Naisip niya, remember, kasama yan sa speech niya dun sa ano eh, dun sa yung speech niya dun sa ASEAN ba yun? Kasama yan sa speech niya na sinabi niya
sana maging pantay-pantay ho ang mga bansa pamimigayin, pagbenta o pagpo-provide ng vaccine. Kasi naisip nyo na kagad doon simula, itong vaccine ang magiging sikreto ng mga bansa. Itong vaccine gagamitin nila ito para sa pag-iipit ng ilang bansa. Itong vaccine na ito, magiging advantage to dun sa mga mayayamang bansa. Kaya si Pangulong Duterte, inisip niya na kagad. Inisip niya na kagad na humingi ng tulong sa China o kay Xi Jinping na, uy, huwag niyo naman kaming kakalimutan na magkakaibigan tayo. Pagka lumabas to, sana unahin niyo naman kami bigyan. At ang pangako nga ni Xi Jinping, ano pa, unahin ko lang muna siyempre yung citizen ko at saka yung mga, meron na sila, binabanggit niya dito yung mga nasakop nilang bansa ng China. So unahin daw muna yon. Pagkatapos nun, hindi tayo kakalimutan. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya ang galing eh, ang galing talaga eh. Ewan ko na lang, bobo talaga yung mga oposisyon eh. Sorry ah. So, ngayon natin, until the last minute, ito, sabihin ni uli ni General Galvez sa inyo yan. Hindi yan mabayaran hanggang hindi dumaan kay Dominguez pati sa akin. Oh, malinaw ha? Hindi yan. Okay? Kasi alam nyo, meron ako nakitang article na grabe ho. Yung article na pinagbibintangan nila si Galvez naging corrupt dahil dito. Alam mo yung tao, nag-comment siya eh, na nasaktan siya kasi never in his life na naging napakatuwid niyang general. Tapos dahil lang sa pamumulitika ng ilang oposisyon, pamumulitika ng ilang mga ambisyosong mga senador, eh parang tilang sinasabihan siya na nangungurap. Kaya pinapaliwanag dito ni Pangulong Duterte na walang transaksyon na gagawin si Galvez nang hindi dumaan kay Sunny Dominguez, which is our finance secretary, kasi siya ang kukuha ng budget dyan, at sa kanya. Diba? Paulit-ulit ko sinabi yan nung sa video ni Karen Davila na akin yan. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi yan magnanakaw at sisiguraduhin ko sa inyo na walang korupsyon. Dumaan sa akin yan. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya mga hoy! Wala lang. Itindihan ninyo. Ay, itindihan ko. Sa President, I understand. Meron lang talaga mga tatanga-tanga senador at saka congressman na tatanga-tanga. Walang pakialam. Galvez can do is just to come to an agreement as representative or agent of the Republic. Ay, explain niya pa ito. Ha? Tingnan niyo. Ang ganda na pagka-explain niya dito. Of the Philippines. He has no say sa bayaran kung saan because it is purely papel. Kunin ang manufacturer yan doon sa mga bangko. Kasi doon tayo naghiram at diretso ang bayad galing bangko to the manufacturer. Hindi na tayo makialam yan. Oh, okay. So ganito, si Galvez, siya lang ang magne-negotiate. Okay? Siya lang kasi ang pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte. Magne-negotiate siya, kakausapin niya, eto. Pero pagdating sa bayaran, ang magbabayad doon sa bansa, doon sa manufacturer, yung bansa na yon, eh galing sa bangko, diretso. Hindi naman upe pwedeng, bulungan niya yun. Porsyento ko ha, porsyento ko. Hindi ganyan yung project na yan. Sa Pilipinas, hindi ho. Ibang bansa ho yan. Hindi yan pwedeng bulungan. Pre, yung komisyon ko ha, yung komisyon ko ha. Pagka nabayaran na kayo, komisyon ko. Bansa ang kausap mo, mangungumisyon ka? Tanga-tanga? Paano magkukurap yan? Hindi naman yan. Kukunin ko sa bangko. Ito, ito. 5 billion. Dala-dala ko yung bag. Oh, ito na, Pfizer, 5 billion. Pak! Ano to, gangster? Ano, bebenta ng bawal na gamot? Itong mga oposisyon natin, di maintindihan kung paano mag-isip din eh. Basta lang makahirit eh. Nakikisali pa to si Senator Manny kaya nakakabuisit eh. Sayang yung paghanga ko sa'yo, Brad. Hindi ba? And the pricing and the paper will not
be final until it is reviewed by the Secretary of Finance, kasi siya yung magbayad, pati ako. Kung maintindihan ninyo. So, about time na you just a little bit i-ano ninyo yung utak sa corruption. I don't know why are you so occupied. Alam ko, Mr. President, can I, kasi sama nyo ako sa ano, pwede ba? Senator Bongo, sama nyo ako dyan sa ano, sa meeting nyo. Sasagot ako kay Mr. President, sabi kasi niya, I don't know why you are so in corruption. Sasagot ako, kasi po, Mr. President, ganyan po kasi ang gawain nila. Kaya siyempre, takot sila sa sarili nilang multo. Alam nila, di ba, ganito yan eh. Di ba, kunwari, jowa. Punta tayo sa jowang usapan, di ba? Sabi nga nila, yung mga lalaki na yung selosa, ay selosong lalaki sa mga jowa nilang babae, alam mo kung bakit sila ganyan? Kasi ganun daw sila. Yan yung sinasabi. Kaya yung mga yan, masyadong nagsiselos kasi sila daw kasi nanloloko din. Alam nila yung gawain ng manloloko. So takot sila sa sarili nila. Oh, ganyan yun eh, di ba? Oh, di ba? Pustahan tayo. Sige nga, sumagot kayo. Di ba, ganyan yung sinasabi ng mga magjojowa? Oh, pag nagsiselos ka, takot ka kasi sa sarili mo eh. Oh, di ba? Kaya, kasi kung confident ka sa sarili mo, confident ka na walang problema, eh hindi ka magsiselos eh, kasi hindi mo alam eh. Di ba, parang, bakit ako magsiselos? Eh, alam ko namang tapat ako. O, tapos eh, wala akong alam tungkol sa mga ganyan-ganyan. O, di ba? O, tingnan mo, tama yung mga sagot, oh. Diba, Anatot? Gawain yung mga lalaki. Hindi. Pag ako nagka-jowa, sasabihin ko na kagad. Hoy, tumitingin ako sa mga ibang babae, gaganunin ko na kagad. Para yung palalalain ko na kagad. Tapos, para pagka, ay, hindi pala siya ganun. O, di walang problema. Joke lang po, joke lang. So, corruption. Na, maghanap kayo, hindi dito, baka sa inyo. Maghanap kayo ng mga sa corruption. Wala dito, nandyan sa inyo. Ay! Iba ka talaga. Sabi ko nga, sana nandyan talaga ako. Talaga sisigaw ako ng boom kunana, boom kunana, boom. Na ganun ako. Senator Bongo, sali mo naman ako dyan. Sige na, one time lang. Baka sa departamento ninyo, hindi dito sa akin. Is the man on the ground. Sabihin nila, hindi kasi misteryo to eh. It's the practice of the industry na yung presyo bulong-bulungan muna. Kasi ganitong klaseng pandemic, you buy like crazy paunahan. Ayan, na-explain niya, di ba yung presyo. Sabi, gawain na talaga ito yung nagbubulong-bulungan muna. Kasi nga, ano ito eh, parang negotiate, alam niyo, sabi ko nga eh, tanga lang talaga ng mga senador natin. It's an art of negotiation. Di ba kunwari, ako, halimbawa lang to ha, walang ano. Pag ako nakipag-deal, okay, sa kunwari, kinukuha nila mo ka girls, i-deal ko yung presyo. Eh kaibigan ko kunwari yung kumpanya na yon. Siyempre, tatawad siya. Di ba? Oh, pre naman, pati ba naman ako, sisigilin mo ako ng ganito-ganito. Siyempre, tatawad yan. Pero meron doon sa ilalim na may confidential agreement. Ibig sabihin, ano ba yun? Confidential disclosure agreement. Basta ganon-ganon. Meron doon na huwag mong sasabihin sa iba. Kasi, kaibigan kita, kaya ako binabato. Pagka sinabi mo yan sa iba, eh di lahat na lang nung kumpanyang kukuha sa amin, naka-discount, hindi pwede yun. Di ba? So, may confidential kayo. Agreement kayo na oh, hindi mo pwedeng sabihin niya kasi pag nakipagpirma na ako, kunwari kinuha ko nitong kumpanya, kunwari lang ha, kinuha ko ng Smart. Oh, kaibigan ko yung Smart, kunwari lang. Tapos kinuha ko ng Globe na kunwari 200, eh dito sa Smart binigay ko lang ng 50. Sa kabila, 200. Nalaman nung Globe, bakit binigay mo sa Smart ng 50? Ba't hindi pareho kami? Oh, di magagalit 'yon, di ba? So yun yung sinasabing non-disclosure agreement. Ganun lang kasimple yun. Para, oh, eto ang China sa atin. Huwag kayo maingay.
quiet lang kayo, kaibig. Prinsip tayo, magkaganon tayo, ganon tayo, brado tayo, yan eh. Mura ko lang ibibigay sa inyo, pero timing kayo, bakit? Tinatagapan namin yung iba. Okay, relax na kayo, para kumita kami, yung lugi namin sa inyo, makukuha namin sa iba. Ganun na kasimple, yung negosyo yan eh, remember. Eto ha, sabi nga nila, di ba, dito ako naniniwala, yung conspiracy na sinasabi nila. This COVID, hindi ito sinadya. Although, ginagawa na ng negosyo ito ng mga ibang mga malalaking pharmaceutical. Isipin nyo, yayaman ng pharmaceutical dito. Sobrang yaman ng pharmaceutical. Lahat ng mga vaccine talagang gagawin nila para, alam mo yon. So, merong mababa, merong mataas. Huwag mo nang sabihin pag binigyan ka ng mababa. Ganun lang kasimple yun. Kung sino yung may pera, mauna mabigyan. Kung sino yung gumawa ng sarili nilang bakuna, natural, yung unang mabigyan ang mga tao nila. Ngayon, ganito yung practice. Sa ibang nasod, may sarili-sariling ahente yan. Ngayon, pamamahalan yan. Kasi law of supply and demand ngayon. So, alam mo saan sample niyan? Sorry, naalala ko lang. Alam mo kung saan naalala ko? Sa Hong Kong. Sa Mungkok. Ganyan yung mga incheck na yan eh. Sorry, totoo to. Huwag kayong magagalit mga incheck ha. Sikreto ito sa Mungkok. Bibigyan ko kayong sikreto. Ha? Pag yung binibilhan mo, pagtapos mong bilhan, naka-smile siya, thank you, ibig sabihin naloko ka. Pero pag galit siya at pinaalis ka kagad, ibig sabihin, ikaw ang nakaloko. Bakit ka pinaalis? Kasi maririnig mo yung tataga nila yung sa ibang tao. Lalo na ito ha, kaya nga medyo advantage tayo kasi Asian tayo eh. Alam nila Pinoy kuripot. Pero pag puti yung bumibili sa kanila, ang taas ng presyo nila. Kasi alam nilang may pera, maliit lang yung pera sa kanila. Ibig sabihin malaki yung pera nila. So, pagka kunwari, yung 500 sa atin, ay mahal naman yan! Dapat 50 na lang. Ganda tayo tumawa mga Pilipino, di ba? 500, tatawaran mo 50? Bakit? Para umabot ng 100, magkatapos ang ngayon ng 100. Pero huwag ka na lang maingay, di ba? Kasi ako, naalala ko noon eh, nung namimili ako noon, namimili akong Peking LB. Joke lang, hindi ako bumibili ng Peking LB. Watch lang, Rolex. Biro lang. So, mura, di ba? Tapos, nakita ko, nabili ko na, mura. Tapos, ang mangyayari, maririnig ko yung mga binibenta nilang puti, ang mamahal. Kasi nga, binabawi nila yung kukuha sa'yo na, ano ba ito? Tumubo lang ako ng $5? Diba? Ganun yun eh. Kaya dyan sa Mungkok, pagtapos nyo mamili at nakasmile at nag-thank you sa inyo, naloko kayo. Tandaan nyo yan. Gaya ng isda sa palengke, pag maraming isda, mura yan. Pag limitado ang isda, mahal. Ganito ang bakuna. The earliest that we can have it is about 2 months from now. Yung ibang bayan na walang pera, wala pa sila. Ngayon, ganito yung in-explain sa akin. Kung si Galvez magpunta doon sa A, may sarili yan sila. And they sign, and even the secretary would sign a memorandum of confidentiality. They cannot reveal the price kasi it will result na malugi yung ibang. In some countries, malugi sila yung ibang countries. Hindi pare-pare. Gusto nila magkapareho halos magkadikit-dikit ang presyo. Depende kasi. May mga ahente pa. Bayad ka pa sa ahente. Bayad ka pa sa feeling. Yung nakita mo sa TV na nakahilira yung bote tapos nakaganon. Feeling station. Wala tayo niyan. Kaya kung wala ka niyan, sila pa ang magpi-feeling station para sa iyo. Mas mahal yan. But I was assured as early as pag-umpisa nito
ni President Xi Jinping na hindi kita kakalimutan. Iyo, palakpakan! I will not forget your country. So, hindi kita kakalimutan. Sabi niya, do not worry. Nandito kahapon si Ambassador ng China, sinabi sa akin, merong darating, huwag kayong mag-worry. Ang Sinovac was being used na sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Turkey, Egypt, UAE, Abu Dhabi, Brazil. Wala namang nabalita ang patay. Ang Pfizer ng mga senador may paano ba sabihin yung 25? Basta 25 died after receiving their vaccines. So there you are, mamili kayo. Yung mag siyempre kung makipag-usap ka, mag-canvas ka, mag-usap ka, may pirmahan kayo. Pag-akala naman ito mga senador, yun na yun. That is the sum total of all this. So, pagka napirmahan ni si General Galvez, inutosan lang yan. Parang yan siyang implementor. Above his head is Anyo who is on sick leave. Then, Lorenzana. So, the task force will report. Si Galvez will make a report to the task force. It will be reviewed by the task force, including the doctors there. At alam nila kung ano yung quirks sa industry. Bakit ganun? Then, pupunta kay, ano yan, Duque. After kay Duque, pupunta kay Dominguez. At pupunta kay Duterte. Yan. Yan na, paulit-ulit na. Pag hindi nyo pa naintindihan yan, ha? No, walang magic dyan. Kaya sabi ko nga eh, kayo mga doubting Thomases. Oh, doubting Thomases. Kung gusto ninyo, kayo na lang. I-surrender namin lahat yung ano ang super what we have accomplished. You can form a committee or create a committee by a body. Wag, Mr. President, pag sila gumawa nito, sigurado akong politika ng politika lang ito? Ano, tingnan ninyo, ang labas-labasan, ganun rin. Kaya sabi ko sa mga tao, kayo nakikinig, either maniwala kayo sa amin, o maniwala kayo sa akin, o maniwala kayo sa kanila. Yes, sir. Ang ano po nang ano talaga, sir, nung sinabihan din po ako, sir, ng mga pharmaceutical companies, kaya po talaga tayo with stand that we respect the, ano, the agreement is that mawawalan po tayo ng parang integrity at saka po ng credibility sa mga companies. Yung lahat po ng mga companies po na yun naalis, hindi na po sila makapagtutulungan sa atin. That and forever na mawawala po yung ano, yung supply po ng ano ng vaccine. That is what is being talked here sa from Malaysia's News Straits Times. Ito yung nangyari. Ayun yung kinikwento niya sa Malaysia daw na nangyari na hindi parang hindi ata sumunod dun sa confidentiality agreement na bla 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 na yan. Eh, na parang nagkaroon ng abiriya, parang nagkaroon ng problema, hindi tuloy na tuloy yung negotiation. Yan yung sinasabi ng ni Pangulong Duterte na report from Malaysia. So, yan din yung iniiwasan ni Sec Galvez na buti nga, alam mo, buti na lang matibay ito si Sec Galvez, ano, nung inipit siya sa Senado na magkano presyo niya. Ganyan lang siya, poker face. Mga hindot kayo, mga animal kayo, parang ganun. Pero sigurado ako yun na nasa isip niya. Mga animal kayo ha. Paglabas ko dito, andan yung mapagagawa ninyo sa akin. Ganyan lang siya eh, poker face eh. We signed the confidential non-disclosure agreement. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. So, buti nga sa inyo. Kaya, magdala ka nga ng kopya kung sino lang may gusto magbasa. Kung basahin nila.
Tama yun. Sabi ni Paolo Duterte, magdala ka ng kopya ng kontrata, tapos if kusini may gusto magbasa, bibigay mo sa kanila, basahin na nila. Sila na. Diba? Ang galing eh. Sabi ko nga eh, sa totoo lang ah, if these senators na nakume-question would really concerned, they could just text. Sigurado naman, kasama nila si Senator Bongo. Can we look at the contract? Can we do this? Can we do that? Eh, di ba? Hindi eh. Masyado silang ano eh, duda na kaagad. Ito yung sinabi mo, mawalaan ka ng integridad. Kaya hindi lahat na ano ito, ballpen? Masaya mo pagka may kunong nakalagay ng prison, nakadikit yung papel dyan na maliit. Promise, tawang-tawa ako dyan. Ano to, ballpen? Pagka bibili ka ng vaccine, may presyong nakalagay dyan. Pwede, Mr. President. Siguro lagay natin dun sa vaccine o kaya lagay natin dun sa panturok na may presyo yung vaccine natin. Diba? Ay nako, eto lang naman yun. Simple lang mga kababayan, ha. Eto lang, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi ito sinasabi kasi meron tayong BFF price. Meron tayong magandang negosyasyon na nangyari sa China at hindi 2,000 plus, hindi 3,000 ang bili natin. Same lang or mas mababa pa doon sa bili ng ibang bansa, which is sabi nga 700 below. Okay? Eh malalaman nun natin, hindi natin maisagot ng diretso ngayon dahil sa non-disclosure agreement na pinirmahan ng ating gobyerno sa kanila. So sana lang ho, magtiwala ho tayo. Kung may duda ho tayo, sabihin nyo lang, text nyo na lang si Senator Bongo. Senator Bongo, pwedeng mabasa yung kontrata. Masyado kasi kayong mga ano to, ballpen? Ano, ballpen? Ballpen binibili? Ballpen? Lalo na si Lacson, parang nakagat ata ng aso. Ewan ko ba? Hindi, sa totoo lang ha, feeling ko lang naman, it's all about 2022. Alam mo naman mga yung sabi nga niya, hindi ko na nasama dito eh. Yung parang, nakalimutan ko na exact quote, they're trying to be white. Okay? Para umangat ang mga white o yung puti, kailangan nilang maglagay ng putik sa ibang tao. Kailangan nilang magbato ng kaitiman sa ibang tao para umangat yung pagkaputi nila. Parang ganun eh. Yung ina-explain ni Pangulong Duterte, hindi ko na lang nasama dito. Kasi nga ho, malapit na ang 2022. Oh, tandaan niyo ha, October, filing na. So kailangan na talaga nilang umepal para lagi silang nasa balita. Remember, it's all about awareness. Kasi yan ang labanan dyan eh. Tapos, siyempre, pagka ang dating, savior sila. Ang dating, savior sila ng bansa. Sila yung kumi-question sa mahal na vaccine. Yung pera natin na nauubos dahil sa vaccine. Yung mga ganyan, style yan eh. Kaya lang, ang problema, hindi na ho tanga ang mga Pilipino. Marami pa rin, mga nasa Twitter. Pero yung mga totoong marunong mag-research, nakakapanood po yan sa social media. Kaya nga napaka-importante po na sana i-share-share ho natin ito. Kaya nga diba, ang lagi ko nga sa inyo noong January, ang sinabi ko sa inyo noon, gusto ko ma-level up itong channel natin. How? Mag-subscribe kayo, mag-like kayo, i-share ninyo. Para makita ng tao kung ano talaga yung totoong nangyayari. Tayo hindi naman tayo bumabase sa kung ano-ano eh. Galing tayo sa mga source. Ito ang paliwanag ni Pangulong Duterte. Kailangan may paliwanag sa tao. I-share ho natin yung mga ganitong videos. Ito, ikakat ko tong part na ito na sana ma-share nyo para maintindihan ng mga Pilipino kung bakit hindi po pwedeng sabihin ang presyo as of now. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte rin dyan sa speech niya, darating ang panahon na malalaman nyo talaga kung magkano yung presyo na ginamit, na binili natin. At doon, nasa atin na yung vaccine na yun at that time.